sa inyo mga katiktik. Meron tayo dito ang LG G6. Ayan. Naka Google account po ito mga katiktik. So ituturo ko sa inyo kung paano nga bypass. Punta lang tayo dito sa accessibility. Tapos scroll down. Ito mga katiktik, select to speak. And then pindutin mo yung settings. Tapos help and feedback. Ayan. So pagdating mo dito, pindutin mo lang tong YouTube. So take note mga katiktik, this is Android 8 lang ito mga katiktik. Siguro gagana din yung Android 9 ito. Pero itong hawak ko mga katiktik is Android 8. So dito sa my YouTube mga katiktik, meron tayo ditong nakikitang tatlong tuldok sa taas na portion sa right upper corner. Ayan o, tatlo yung kulay puti. Yan po yung pipindutin natin. And then tap natin yung share. Tapos yung naka-highlight, pindutin natin ulit para mag-open tayo sa browser. So dito sa address bar, sa address bar mga katiktik, i-type lang natin yan. Yung binroom.net/bypass. Yan, then enter. So dito mga katiktik, isahanapin natin yung quick shortcut maker. Yan ang ida-download natin no, mga katiktik, yung quick shortcut maker. Dito. So ito yon. Tap lang natin. Close natin tong parang ads. Ayan. So i-okay lang natin to mga katiktik. Yan, open. Ayan, settings para ma-install. So mapapansin natin hindi po siya na-install. So dahil hindi na-install, punta tayo dito mga katiktik sa taas yung Google Quick Search. Tap natin. Tapos dito, type lang natin downloads. Ayan, DO. Ay, tap natin yung downloads. And then pag itap natin dito yung Quick Shortcut Maker, is hindi talaga siya ma-install. So ang tricks dito mga katiktik is i-long press natin. Pindutin yung tatlong tuldok at pindutin yung move to. Ayan ito, move. Pindutin mo yung move. And then tap mo ulit. Yun. At this time mga katiktik is na-install na po natin siya. Ayan, open lang natin. So pagka-open dyan mga katiktik, ang itatype mo dyan sa taas is yung setup wizard. Yun. Type mo lang setup wizard mga katiktik. At lalabas yan dyan sa baba. Kung ayaw mo mag-type, scroll down mo lang at hanapin mo yung setup wizard. Ayan, setup wizard. Ayan, ito yung mga katiktik o setup wizard. And then dito mga katiktik is ang pipiliin mo dito is yung setup home exit. Yung magbibilang tayo dyan mga katiktik, nasa pangatlo po siya. Yung kung bibilangin natin simula sa taas. Ayan, ito po yung iano natin. Setup home exit. Yan po yung itatap natin. Yan, at itap natin ulit itong may try sa baba. Yung try yan, itong maraming sulat. Yan, at kusa po itong mag-ano yung phone natin magre-restart. Ayan. So kung hindi siya kusang magre-restart mga katiktik, pwede mo siyang i-turn off. Yan. So pero antayin nyo lang mga katiktik ng ilang seconds. 10 seconds siguro pinakamatagal na hintay, or 10 to 15 seconds pag ayaw talaga mag-on, pwede mo pindutin yung sa likod. Pero sa akin mga katiktik, iskusa po yung nag-on, hindi ko po yan pinindot yung nasa likod. Yan, kusa po siyang nag-on. Siguro sa inyo mga katiktik, kapag hindi mag-on ng kusa, is i-on nyo na lang. So nag-erasing po yan siya mga katiktik, kasi nire-remove na po ang kanyang Google account. So lalagyan ko lang ng charger para iwas aberya, para kung sakaling lubat yung phone natin is mayroon tayong alalay na charger. So antayin lang natin yan 2 to 5 minutes kapag naghihintay tayo dyan after erasing. So pinapass forward ko yan ng konti para hindi maubos yung oras nyo. So pagkatapos yan magbukas mga katiktik, is isi-set up mo na lang yan at papasok na po yan sa home screen. Ayan, sundan nyo na lang mga katiktik kung paano ang pag-set up. Ayan, erase na po yan. Hindi na po natin kung kailangan kumonekta sa wifi. I-skip mo na lang yan mga katiktik. At kung may natutunan ka dito sa video na to, huwag kalimutan mag-like. At syempre, mag-subscribe ka na rin. Ayan mga katiktik, maraming thank you. At hanggang sa susunod ko na video.